Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang pahayag ni Inoue at ang plano ni Wonderboy. Pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more Sports Talk. So matapos nga pong bumagsak ni Unified Bantamweight World Champion Japanese Monster na Oya Inoue sa number 2 spot ng The Ring Magazine Pound for Pound Rankings, ay in-interview ng The Ring Magazine ang halimaw ng Japan. Dito ay sinabi ni Inoue na hindi na siya masyadong magtatagal pa sa 118-pound bantamweight division dahil masyadong matindi na daw kasi ang kanyang binabawa sa kanyang timbang para lamang lumaban sa nasabing division. 122-pound super bantamweight division daw ang division na palagay niya ay pinaka-perfect sa kanya ngayon. Kaya naman lalaban daw talaga siya dito sa lalong madaling panahon. Kung saan target niyang harapin ang isa sa dalawang unified super bantamweight world champion na sila Stephen Fulton at Muradjon Akmadaliyev. Subalit ganun pa man nga po ay sinabi pa din naman ni Inoue ang kanyang pangangamba kapag lumaban siya sa 122-pound division. Hindi niya daw kasi alam kung gaano pa katindi ang maidudulot na damage ng kanyang mga suntok sa mas malalaking fighter sa division na ito. Bukod dyan ay dahil nga po 3 division world champion ngayon si Inoue at talaga namang hindi natin maikakailan na malakas talaga ito. Kaya naman madaming boxing experts ang nagsasabi na posible umanong si Inoue na ang makakatalo o makakapantay sa record ng ating pambansang kamaumani Pacquiao bilang 8 division world champion. Pero sinarado na po ni Inoue mga idol ang patungkol sa pagbasag ng record kay Pacman. Ito ay dahil mismong si Inoue na po ang nagsabi na hanggang 126-pound featherweight division lang daw ang kanyang limit. Hindi na daw siya tataas pa dito. Paliwanag ni Inoue na pag lumaban daw kasi siya sa featherweight division, ay bibigat na daw ang kanyang katawan. Kaya naman ang resulta daw nito ay babagal din siya at mawawala ang kanyang bilis. So ibig sabihin po nito ay hanggang 5 division champion lang ang pinakasagad ni Inoue kung sakaling maging matagumpay siya sa kanyang pangangampa niya sa 122-pound super bantamweight division at 126-pound featherweight division. Sa kabilang banda naman mga idol ay sa isa nga po sa mga latest upload ng isa sa mga top prospect natin ngayon na si undefeated Asia super bantamweight champion Carl James Martin ay ibinunyag nito na dahil sa mga nagawa ng Filipino boxing legend and longest featherweight champion Gabriel Flash Ilorde, kaya naman inspirado daw talaga siya na sundan ang yapak nito na maging world champion balang araw at makalaban din sa Amerika at magdepensa doon ng titulo. Para po sa mga hindi nakakaalam ay hindi na po malabong lumaban sa isang world title fight si Wonderboy sa lalong madaling panahon. Ito ay dahil number 11 na po siya sa world rankings ng WBA, habang number 30 naman sa IBF at number 14 sa WBO. Kaya naman mga dalawang laban lang kontra sa mga kapwa world rated fighters ay tiyak na makakalusot na siya sa top 5 contenders. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Sports Talk PH, kakaibang laban ng